yung sibuyas dito at mas marami, mas okay. At ito na yung tokwa. Hindi pa na cool down mabuti yan, pero pwede nang i-handle. So yan, dinadice ko lang. Ibig sabihin, hinihiwa ko into small cubes. Ito yung tanong dyan. Pwede ba natin i-dice muna yung tokwa ng ganito bago natin i-deep fry? Oo naman, pwedeng-pwede. Pero ito lang yung pwedeng mangyari dyan. Kapag ginawa natin yun, unang-una, kapag hindi kayo nakagamit ng non-stick pan, yung tokwa pwedeng magdikitan sa lutuan ninyo. At habang tinatanggal nga ninyo yung pagkakadikit ng tokwa, baka naman magkalasog-lasog na yan. Pangalawa, mas magiging crispy yung buong tokwa. I'm sure sasabihin ng iba sa inyo, okay yung crispy, di ba? Okay yun kapag isasawsaw natin sa suka kagad. Ilulutuin pa natin ito. Kapag niluto natin yan at nilagyan natin ng sabaw, magiging makunat naman yun. So I suggest guys na subukan nyo pareho. Preference pa rin yan, di ba? Ngayon naman, gawin na natin yung sauce. Minabuti ko na paghalu-haluin na muna lahat ng mga sauce ingredients dito sa isang bowl. Para mamaya, kapag lulutuin natin, isang bagsakan na lang, okay na yan, di ba? Una kong nilagay yung oyster sauce, tapos naglagay din ako ng sesame oil. At sinunod ko na dyan yung toyo. Naglagay din ako dyan ng Knorr liquid seasoning. Kung gusto nyo nga pala na medyo may konting angang yan, gamitin niyo yung Knorr liquid seasoning na may chili. Haluin lang muna natin to. At kapag sinabing sauce, dapat yung sauce natin malapot. Dyan napapasok yung cornstarch. Yan yung magpapalapot dyan. Kaya inahalo na natin ito sa umpisa pa lang. At once na maging smooth na nga yung mixture natin, naglalagay pa ako dito ng tubig. Siyempre, magusto ko yung saucing saucy. O, ganyan lang kasimple yan. Ready na tong sauce natin. Itatabi ko lang at umpisa na natin yung pagluluto. Nagkira lang ako dito ng garlic oil sa ating wok. Ito yung pinipirtuan natin kanina ng bawang pati na rin ng tokwa. At since mabawang na nga itong ating oil, hindi na ako magigisa ng bawang dyan. Inuuna ko nung igisa kagad yung sibuyas. At kapag nagigisa pala ako, naka-high heat setting ako palagi. So ganun lang, igisa lang natin itong sibuyas hanggang sa tuluyan na itong lumambot. At nilalagay ko na nga dito yung tokwa na naprito natin kanina. Pinutuloy ko lang yung pag-isa dito ng mga 1.5 to 2 minutes. Naalala nyo kanina, di ba? Pinaghiwalay natin yung dahon, pati na rin yung tangkay ng kangkong. Isa sa mga reason dyan ay para naman maluto natin ng tama yung tangkay. Kailangan pa kasing igisa yan kahit mga isang minuto lang. Kapag chinat ninyo yung tangkay kasama ng dahon, hindi na natin magigisa ng maayos yung kangkong. Mabilis kasi na malalanta kagad yung dahon nun. Yan, at nilalagay ko na dito yung konting tostadong bawang. Parang naman talagang garlicky na garlicky itong ating niluluto, no? Pero don't worry dahil hindi pa tayo nagtatapos pagdating sa bawang. Umpisa pa lang yan. So, igisa lang natin ng mga 20 seconds, sabay lagay na ng sauce mixture. Kapag ilalagay nyo nga pala yung sauce dito sa lutuan, make sure na haluin nyo ulit. Dahil baka naman nagsettle na yung cornstarch dahil nga kanina pa natin nahalo, di ba? At since naka-high heat pa rin tayo, mapapansin ninyo, unti-unti nang lalapot yung sauce na yan. O, di ba? So, yun yung gusto nating mangyari. Pero mas gusto ko, mas saucy pa dyan. Mamaya, dadagdagan natin ang sauce yan. Ngayon naman, ilagay na natin yung dahon ng kangkong. Pati yung tubig na natira dito sa bowl, ilagay na natin. Total, malinis na yan eh. Kadalasan, kapag nilalagay na natin yung mga ganitong green leafy vegetables, ang sinasuggest ko ay takpan lang yung lutuan, di ba? Tapos pabayaan lang natin yung residual heat na magluto or lutuin lang natin for a few minutes. Actually guys, applicable yun kapag sabaw yung ating niluluto. Pero since ito ay hindi sabaw at yung sauce nito napakalapot, kailangan lang natin itos yung gulay. Nagdadagdag pa nga ako ng tubig dyan eh, para mas maging saucy. Tapos, itinutuloy ko lang yung pagtos. Saglit lang yan, luto na kagad. At since nagdagdag na tayo ng tubig, importante din dito na tikman nyo muna yung sauce para na sa ganun ma-adjust ninyo yung lasa. Pwede kayong magdagdag dito ng oyster sauce o kung anumang mga sauce ingredients na ginamit natin kanina para lang maibalik yung lasa na gusto ninyo. At kung hindi naman na ganun kalapot yung sauce dahil nga dagdagdag kayo ng tubig, pwede kayong maghalo ng konting cornstarch sa tubig tapos ibuhos nyo lang dito. O, simple lang, di ba? Ngayon, okay na to. Tinitimplan ko lang ng ground black pepper. Hindi na ako maglalagay ng asin dahil saktong-sakto na yung alak nito. At para mas malasa at mas okay, more garlic please! Ayan na yung ating bawang.
Tapos lulutuin ko lang ito ng mga 30 seconds pa at ilipat na natin sa isang serving bowl. Matanong ko lang kayo, okay ba sa inyo yung ganyang kasosi or gusto niyo yung less sauce?